San Juan Bautista, martir na dakila. Mabuting balita. Magsisi Israel ang salay itakwin, si Kristo'y iyong ibigin at lagi mong sundin. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na misa. Sa araw na ito, ginugunita po natin ang pagkapakasakit ni San Juan, ang tagapagbinyag at martir. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at pagkakamali at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa taitaasan at sa lupay kabayabaan, at sa lupay kabayabaan sa mga taong inalulundan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang ting kapurihan, Panginoon Diyos, Ari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon Jesucristo, buktong nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-alis
ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukdo sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Mahuwi sa Diyos. Mahuwi sa Diyos. Mahuwi sa Diyos sa kalita. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nilob mong sa pagkasilang at pagkamatay, ang iyong anak ay pangunahan ni San Juan Bautista. Ang kanyang pagkapakasakit para sa matapat mong katotohanan at ang kanyang pagkisikap na sundin ang loob mong makatarungan ay amin awang dibdibang mapanindigan sa pananalig sa iyong aral sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na yaon, sinabi sa akin ng Panginoon, magpakatatag ka, humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lunsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi kanila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang
Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kukunang mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo ay may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman, ikaw poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako ay iyong tinruan. Hanggang ngayon, sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, "Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid." Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggal lang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo, at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasong ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasayahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin anumang ibig mo
at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon, ngayon din ng isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista," sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang inutos sa isang bantay na dalhin sa kanyang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang tanghali. Mga kapatid, sa pasimula po ng ating pagdiriwang para sa araw na ito, nasabi ko po na sa araw na ito ay ginugunita natin ang pagkapakasakit ni Juan Bautista. Dati po ang tawag sa pagdiriwang na ito ay ang pagpugot sa ulo ni Juan Bautista, the beheading of John the Baptist. Marahil dahil ito sa ating ebanghelyong napakinggan. At dito po sa simbahan natin sa Quiapo, ang atin pong patron dito ay si San Juan Bautista. Kaya nga, ang pagdiriwang natin sa araw na ito ay pagdiriwang din ng kanyang buhay. Buhay na inilaan para ipaglaban ng katotohanan, ipaglaban ng mabuti, at ipaglaban kung ano ang tama. Mga kapatid, ano po ba ang naging buhay ni Juan Bautista? Hindi lang natin ipinagdiriwang ang kanyang kamatayan para sa araw na ito. Bagkus binabalikan natin ang pagdiriwang ng buhay na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Tandaan natin na ang misyon ni Juan Bautista ay ihanda ang daraanan ng Panginoon. Kaya nga naririnig natin ang karakter ni Juan Bautista sa panahon ng Adbyento, panahon na inihahanda natin ang ating sarili sa pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus. At ano ang laging binabanggit ni Juan Bautista upang ihanda tayo? Na tayo ay magbalik at magsisi sa ating mga pagkakasala. Lagi niyang sinasabing magbalik at tayo'y magsisi sa ating mga pagkukulang at pagkakasala. Sa loob ng buhay ni Juan Bautista, siya ay naging magaling na tagapagsalita. Siya ay magaling na propeta ng Diyos. Siya ay magaling na tagapagdala ng mensahe ng Diyos. Pero paano po ba natin masasabi na naging magaling na tagapagdala ng mensahe si Juan Bautista? Dahil lamang ba marami ang sumusunod sa kanya dahil magaling siyang magsalita? Di ba sa panahon natin ngayon, napakadami din naman magaling magsalita. Marami din naman ang mga sumusunod sa mga taong magaling magsalita. Pero ano ang pinakadahilan kung bakit nating masasabi na si Juan Bautista ay magaling? Dahil sa kanyang buhay, hindi lamang nakikita sa kanyang pananalita, kundi namumuhay siya ng mabuti, namumuhay siya ng tama, at namumuhay siya ng totoo. Kung ano ang lumalabas sa kanyang bibig, yun ang kanyang ipinapakita. Kung ano ang lumalabas sa kanyang bibig, yun ang kanyang pamumuhay.
Kaya nga doon sa ating ebanghelyo, si Haring Herodes nakikinig sa kanya. Si Haring Herodes, tagasunod ni Juan Bautista. Si Haring Herodes, tuwang-tuwa kay Juan Bautista. Dahil ang buhay ni Juan Bautista ay hindi lamang puro salita, kundi namumuhay ng mabuti, tama at kaaya-aya para sa Diyos. Kaya mga kapatid, magandang tingnan din po yan sa buhay natin. Paano po ba tayo namumuhay? Magaling lang ba tayo sa pananalita? Paano ba tayo namumuhay? Magaling lang ba tayo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos? Paano po ba tayo namumuhay? Sinasabi lang ba natin na lagi tayong nasa loob ng simbahan? O ang pamumuhay natin, namumuhay ng kaaya-aya sa Diyos, ng tama, ng mabuti, at ng totoo. Kaya nga mga kapatid, si Juan Bautista ay hindi natakot ipangaral kung ano ang totoo. Hindi siya natakot ipangaral kung ano ang mabuti. Hindi siya natakot kung ipangaral kung ano ang kagustuhan ng Diyos. Dahil kapag nangangaral ka ng mabuti, nangangaral ka ng tama, at nangangaral ka ng patungkol sa Diyos, hindi ka lamang magkakaroon ng mga kaibigan. Nagkakaroon ka din ng mga kaaway. Pero hindi inisip ni Juan Bautista ang mga bagay na iyon. Ang inisip niya kung ano ang magbibigay kaaya-aya sa Diyos. At ang magbibigay kaaya-aya sa Diyos ay ang paggawa ng tama, paggawa ng mabuti. Si Juan Bautista, hindi natakot mawala ng kaibigan. Ang kinatakot niya ay kung mawawala ang Diyos sa kanya. Kung mamumuhay tayo ng tama, kung mangangaral tayo ng mabuti, minsan may makakaaway tayo. Minsan makakasakit tayo. Pero kailanman, ito'y laging magbibigay kaaya-aya at papuri sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, ipanalangin natin na huwag tayong maging kagaya ni Herodes. Si Herodes nakikinig sa salita ng Diyos. Nakikinig kung ano ang mabuti. Pero yung kanyang pakikinig, hanggang pagkabagabag lamang sa kanyang puso, pero hindi na isa sa buhay. Huwag tayong maging kagaya ni Herodias. Alam naman ang mabuti, alam naman ang tama, pero pinapatahimik ang mga taong gumagawa ng tama. Pinapapatay ang mga taong nagsasalita ng tama at mabuti. Bagkus, maging si Juan Bautista tayo na hindi natatakot magpahayag ng kung anong mabuti, tama at kaaya-aya sa Diyos. Dahil ang kanyang pagpapahayag ay hindi lamang pananalita, kundi ang kanyang pagpapahayag ay pagsasagawa at pagsasabuhay araw-araw. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, hindi lang natin ipinagdiriwang ang pagkapakasakit ni Juan Bautista, kundi ipinagdiriwang natin ang buhay ni Juan Bautista na kailanman hindi natakot magpahayag ng mabuti, ng tama at totoo. Ang buhay ni Juan Bautista na laging nagbibigay ng papuri para sa Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, marami ang nagpapatotoo sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang buhay.
dahil sa pagkapatid natin ng ating misyon sa mundo ay maging mga propeta. Manalangin tayo sa ating mapagmahal na Ama na gawin tayong tapat sa ating bokasyon. Ang ating panalangin, sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang simbahan naway may tapang natuparin ang kanyang propetikong misyon na ipahayag ang ebanghelyo nang walang takot o kompromiso. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan naway magkaroon ng budhing matatag na nakabatay sa katapatan at moralidad. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang ating pamayanan naway manindigan at magsalita para sa katarungan at dignidad ng tao. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Tayo naway hindi panghinaan ng loob dahil sa mga pagsubok sa buhay, bagos higit na maging matatag sa pananampalataya sa pamamagitan ng mga ito. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Ang mga nasa bingit ng kamatayan, naway pukawin ng sigla, ng pangaral at halimbawa ni San Juan Bautista. Manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong lakas, Panginoon. Diyos naming makapangyarihan, pinagpala mo kami ng pangaral at halimbawa ni San Juan Bautista. May alay nawa namin ang aming buhay sa paglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng aming pangangaral at buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Inapay at alak na mula sa'yo muling ihahatid sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ngayon ng mga alay, ipagkaloob mo ang tuwid na landas na ipinangaral ni San Juan Bautista sa ilang at sa dugo niyang dumanak ay matapang niyang tinatakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa kanya'y manguna, ang tagapagbinyag na si Juan Bautista, sa lahat ng isinilang siya'y iyong itinangi, at sa ligaya ng marami siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanyang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propetay, siya lang ang naghayag na narito ang korderong sa lahat magliligtas.
Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap sa nagpabanal sa tubig at nag-utos magbinyag na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tayo po ay magsitayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo.
Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Matay sa sarili ay mabubuhay sa Diyos. Siya'y larawan ni Kristo ang ating mabuting pastol. At kanyang iniaalay ang sarili niya.
kanyang buhay sa lungkot at kabutihan ng minamahal niyang kapwa. Sa paglapit sa panganib, tumatakas ang upahan. Ngunit ang tunay na pastol na nanatili hanggang kamatayan. At kaya't siya'y mahal din ng butihing Diyos na Ama, sapagkat handa siyang mamatay nang ang kawan ay maligtas. Sa paglapit sa panganib, tumatakas ang upahan. Ngunit ang tunay na pastol na nanatili hanggang kamatayan. At kaya't siya'y mahal din ng butihing Diyos na Ama, sapagkat handa siyang mamatay nang ang kawan ay maligtas. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng banal na misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na pakikinabang,
ngayong ipinagdiriwang ang pagsilang sa kalangitan ng tagapagbinyag na si San Juan, ipagkaloob mong sambahin namin ang nilalahad nitong buhay at ikagalak naming lalo ang pagganap nito araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo po sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisat ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inumalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninumalhatin ka namin.